Naniniwala ka ba sa kasabihan na pag pinanganak kang mahirap, mamatay kang mahirap? Ako, ang sagot ko, ito. Shout out to Mr. Excel kasi kwento niya to. Pero ibabahagi ko para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng kwento na to. Si Mr. Max, galing siya sa mahirap na pamilya. Meron siyang dalawang anak, isang asawa, noong umaasa lamang sa kanya. Si Mr. Max nag-apply sa isang kumpanya. Pagdating niya dun sa company, tinanong siya ng HR kung ano ang a-applyan niya. Ang sabi niya, janitor. Sabi nung HR nila, sige, Mr. Max, tinatanggap ka na namin. Dali mo yung resume mo, tapos isend mo sa akin yung email address mo para masend ko dun yung mga requirements na ibibigay namin sa'yo. Sumagot si Mr. Max. Sorry po, wala po kasi akong email address. Sabi nung HR, wala kang email address? Napaka-imposible naman. Kasi lahat na nag-i-exist ngayon sa mundo na to is merong email address. So, sorry. Kung di mo ako mabibigyan ng email address mo, bumalik ka na lang kapag meron ka na. Lumabas si Mr. Max dun sa kumpanya na yun. Tumulo na yung luha niya dahil hindi niya alam kung paano siya kikita ng pera. Dumukot si Mr. Max sa wallet niya. May nakita siya dun na 300 pesos. Paano ko papakainin yung pamilya ko sa halagang 300 pesos? Paano ko bubuhayin yung pamilya ko sa mahabang panahon sa 300 pesos? Pumunta si Mr. Max sa palengke. Namili siya ng pisong kamatis. So, sa madaling salita, nakabili siya ng 300 pieces na kamatis. Yung 300 pieces na kamatis na yun, nagbahay-bahay siya. Binenta niya yung kamatis ng 2 pesos para tumubo siya ng piso doon sa isang kamatis na ibibenta niya. Nag door to door siya hanggang sa naubos na yung 300 pieces sa kamatis at tumubo siya ng 600 pesos. So yung 300 niya, dumoble naging 600 pesos. Iyon yung ginawa niya, pinagkakitaan niya sa araw-araw. Lumaon yung isang linggo, tatlong linggo. Nagpatuloy yung pagbebenta ni Mr. Max ng kamatis hanggang lumaon yung tatlong buwan. Nagbebenta na siya ng maraming gulay. Lumaon yung ilang buwan pa, nakabili na siya ng maliit na kariton na maraming gulay na yung binibenta niya. Lumaon yung taon, meron na siyang tricycle. Lumaon pa, nung lumaon pa yung taon, nagkaroon na siya ng maliit na truck na nasusupply sa mga iba't ibang klaseng palengke. Hanggang sa malumaan na lumaan, nagkaroon na siya ng sariling kumpanya, si Mr. Max. Dumating yung araw na merong isang interviewer na gusto siyang interviewin dahil sa pagiging successful niya. Sabi sa kanya ng interviewer, Mr. Max, napakagaling niyo po. Ano po yung may papayo niyo sa mga viewers po natin? Sumagot si Mr. Max na, pinanganak ako ng mahirap, pero hindi ko inisip na mamamatay ako ng mahirap. Nagtiwala sa sarili ko. Binigay ko lahat ng best ko. Tuwing umaga, babangon ako at iniisip ko yung pamilya ko. At hindi ko inisip na umupo lang sa isang tabi. At hindi ko inisip na mahiga lang kung saan-saan. Iniisip po kung paano ako kita ng pera hanggang sa nagtiyaga ako, nagtiis, nagsipag para sa pamilya ko. At naniwala ako na mayroong Diyos na may manatidinig sa mga gusto ko at sa mga pangarap ko. Sumagot yung interviewer na, ay salamat po Mr. Max, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang sinabi nung interviewer na, Mr. Max, ano pong email address niyo para masend po namin itong interview namin sa inyo para makita niyo po kung okay po ba interview namin sa inyo. Hanggang sumagot si Mr. Max at ang sabi niya, wala akong email address. At ang sabi nung interviewer, ha? Nagulat siya, wala po kayong email address? So nakarating po kayo sa ganyang estado ng buhay? Paano po kung meron kayo email address? Ang sagot ni Mr. Max, janitor. Janitor ako kung meron akong email address ngayon. So nakita niyo ba yung kwento, guys? Tama nga naman, dalawa yung lesson ng kwento natin sa araw na to.
Yung una is yung tama nga naman, kung merong email address si Mr. Max, malamang sa malamang hanggang ngayon janitor pa rin siya at hindi siya nagmamayari ng malaking kumpanya. Ibig sabihin, sa buhay natin, meron talaga mga bagay na angel in disguise. Yung mga tipong yung gusto mong pasukan, yung gusto mong makamit is hindi ibibigay sa'yo dahil meron mo palang mas maganda at mas better na ibibigay sa'yo si God. Hindi mo kailangan magtiis sa maliit na bagay dahil merong laging nakalaan sa'yo na napakalaking bagay. So wag mong i-stick yung sarili mo dun sa bagay na maliit. Lagi kang mangangarap ng mataas. Para kung bumagsak ka man, maliit lang din yung babagsakan mo. At yung pangalawa, ito, dito ipapasok yung topic natin na pag pinanganak kang mahirap, mamatay ka ng mahirap. So pinatunayan sa atin ni Mr. Max na hindi porkit pinanganak ka ng mahirap is mamamatay ka na ng mahirap. Ang ginawa niya is nagpursige siya sa buhay niya. Even though nakita nyo naman guys na ha, doon sa kwento natin, siguro walang pinag-aralan si Mr. Max, pero nakita nyo naman, hindi mo kailangan ng mataas na grado, hindi mo kailangan ng mataas na background sa buhay mo para maging isang mayaman na tao, para maging isang successful na tao. Ang kailangan mo, pagtitiis, kailangan mo ng sipag, lalong-lalo na ng tiyaga. So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa kwento natin. Medyo malungkot lang itong kwento natin, pero sana natuwa kayo at sana meron kayo natutunan dito sa vlog natin na to. So yun, so kung bago ako pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, comment, subscribe. At please, i-hit mo na rin yung notification button sa baba para lagi kang ma-update sa lahat ng mga vlogs ko. So yun, bye-bye!